ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang isang kasunduan ay isang kontrata sa pagitan ng dalawa o higit pang tao na susundin ang lahat ng napag-usapan. Hindi lamang sa trabaho o negosyo ang kasunduan, kundi pati na rin sa personal na damdamin ng bawat tao. Ikaw, kabarangay, sineseryoso mo ba ang lahat ng personal na kasunduan mo sa buhay? Dear Papa Dudut, hello po sa lahat ng mga kabarangay na masugid na sumusubaybay sa Barangay LS 97.1. Ako po si Rich. Hindi po galing sa Richard ang pangalan ko, kundi Rich lang po talaga ang ipinangalan sa akin. 30 years old na po ako sa ngayon at ang kwento ko po ay nangyari noong 2018. Isa po akong waiter. Aaminin ko po na marami po akong nagiging kaibigan ng mga customers sa restaurant na pinagtatrabahuhan ko. Dahil po yun sa ugali ko. Masasabi ko pong mabait ako at isa po akong taong madaldal. Hindi naman po nega yung pagiging madaldal ko. Ako po yung madaldal na tsekador. Opo, mahilig po akong makipag-usap. Isa po sa mga naging kaibigan ko ay si Caroline. 32 years old siya noong 2018. Mas matanda siya sa akin ng 3 taon. Pag dumarating po siya ay mas lamang ang pakikipag-usap ko sa kanya. In other words po ay special siya, Papa Dudu. Nung una ko siyang makita ay nagka-crush na ako sa kanya. Pero bawal po yon sa trabaho, kaya hanggang crush lang ako at nasa loob ko lamang yon. Yun nga lang ay parang halatang espesyal ang tingin ko sa kanya. Yun pong espesyal na trato na yon ang ikinaiinis naman ni Caroline. Madalas masungit si Caroline sa akin. Pero baliwala po yon, dahil nga po sa bukod sa ipinanganak akong machika, ay may lihim na pagkagusto talaga ako kay Caroline. Normal naman ang pakikipag-usap ko kay Caroline, gaya din ang pakikipag-usap ko sa ibang tao. Pero halatang halata na may gusto talaga ako, dahil mabitawan lang ni Caroline ang gamit na tissue ay kinukuha ko kaagad yon para itapon. Konting kalat sa table ni Caroline ay nakaabang kaagad ako para linisin. Dagdag yon sa ikinakainis ni Caroline sa akin. Aware po ako, pero personalidad ko na po talaga ang bagay na yon. Sabi ni Caroline ay para daw kasing nakakaloko ako. Kasi yung kakabitaw pa lamang niya, itatapon ko na. Pero kahit naiinis si Caroline sa akin ay hindi naman niya ako inire-report. Sinusungitan niya ako pero hindi niya inaaway. Sa totoo, madaming panahon na dapat nag-request siya na huwag na ako ang mag-serve sa kanya. Pero hindi niya ginagawa, Papa Dudut. Good afternoon, Ma'am Caroline. Ano pong order niyo? Baka pwedeng umupo muna? Nako, huwag po dito. Doon po kayo para may table. Nagpapatawa ka? Natawa ka, Ma'am. Aminin mo. Anong natawa? Nainis ako. Ngumiti kayo eh. Ngumisi ako, hindi ngumiti. Ma'am naman. Huwag ka na nga munang makulit. Handa na po yung pwesto nyo. Nilinis ko na. Anong pwesto? Ayun po oh. Eh, paano kung ayaw ko doon? Imposible, Ma'am. Paborito nyo yung lugar na yun eh. Tapat ng bintana at tanaw ang mga puno sa labas. Alam mo kung bakit ko gusto doon. Bakit nga ba, Ma'am? Kasi ayaw kong maistorbo. Walang masyadong dumadaan doon. Makakaasa kayong walang iistorbo sa inyo. Paano ka nakakasiguro? Titiyakin ko pong walang iistorbo sa inyo. Talaga? Yes, Ma'am. E di ibig sabihin, hindi mo ako lalapitan para makipagkwentuhan? Pero sino po ang magsaserve sa inyo? E di yung iba. Pwesto ko po yun eh. Kung pwesto mo pala yun, e di dun ka na. Maupo ka sa pwesto mo. Si Ma'am naman, parang philosopher. I mean, sa akin po naka-assign ang part na yun ng resto. So, kukulitin mo pa din ako? Promise, hindi. Salamat naman. Tara na po. Mauna ka na.
Mauna na kayo, ma'am. Mauna ka na nga. Sabay na tayo. Ako na nga mauuna. Nakakainis ka. Have a seat, ma'am. Natural. Alam mo namang tatayo ako. Ako na lang po ang tatayo. Sige, tayo ka lang. Pero yung malayo sa akin. Si Ma'am Caroline talaga. Paano kayo o-order kung malayo ako? Tatawagin na lang kita. Ah, okay po. Sige po, kunin ko number nyo para PM ko sa inyo number ko. Ano? Bakit ko bibigay ang number ko? Sabi nyo tatawagan nyo ako. Tatawagin? Sino po? Nakakainis ka. Sabi ko tatawagin kita pag order na ako. Hindi tatawagan. Huwag kang ilusyonado. Ayan, napipiko na naman si ma'am. Binibiro lang naman. Pero kahit naiinis kayo, maganda pa rin naman kayo. Pero may pumapangit sa akin. Ha? Ano po? Yung araw ko, lalo na pag may makulit na tulad mo. Hindi po ako nangungulit. Sandali po, kunin ko na yung order nyo. Ano? Sandali lang po. Hoy! Sira ulo talaga yun. Hindi pa ako umu-order eh. Eto na po, ma'am. Teka nga, paano mo nalaman na yan ang order ko? Tama ang order pero hindi ganyang kadami ang o-orderin ko. Ma'am naman, sa tinagal-tagal nyo na pumupunta dito, hindi naman nagbago ang order nyo kaya ayan na po. At huwag po kayo mag-alala, dalawang order po ang dala ko. Kaso akin po yung isa. Eh paano kung biglang magbago ang order ko ngayon? Imposible po yan. Proven po na paborito nyo yan. Kaya kain na po kayo. Pwede po ba ako makishare ng table? Ano? Hindi mo ba alam na bawal yung ginagawa mo? Naka-duty ka tapos uupo ka dito para kumain? Ma'am, kanina pa po ako naka-out sa work. Nirequest ko lang po na ako na ang magsaserve sa inyo kahit naka-out na ako. Pwede po ba ako makishare? Bahala ka nga. Sige na, maupo ka na. Salamat, ma'am. Papadudot, naiinis siya sa akin pero pumayag pa din siya na maupo ako at makishare ng table sa kanya. Alam niya rin na pagkasama niya ako sa table ay madaldal ako, pero pinayagan pa rin niya ako. Sabihin mo, Papadudot, kung mali ang iniisip ko na baka crush din ako ni Ma'am Caroline. Well, nasa isip ko lang naman po yun. Pero aminin po natin, ang daming choice ni Ma'am Caroline pero pinili niya pa din na pagbigyan ng pakiusap ko. Masaya po ako dahil sa nangyari. Pinilit ko pong hindi siya kulitin para hindi ako mapalis. Kaya marahan lang po ang pagkukwento at pagtatanong ko. Siyempre, mga chikang tanong lang po ang binitawan ko. Hindi po ako kaagad-agad nagpa-cute at baka ma-preempt ang future plan ko. Yun nga po ay ang panliligaw kay Ma'am Caroline. Matapos po niyang kumain ay kailangan niya na daw pong umalis. Agad niyang kinuha ang bill pero laking gulat niya nung sabihin kong bayad na. Sinabi ko sa kanya na treat ko ang dinner na yon kaya hindi niya dapat tanggihan. Nagpilit pa si Ma'am Caroline na iabot ang bayad niya pero hindi ko tinanggap. Para hindi na siya magpilit ay ginamitan ko siya ng kapangyarihan ko. Ang kapangyarihang mangulit, kinulit ko siya para huwag nang ipilit ang bayad niya. Ako ang nagwagi at nagpasalamat na lamang siya at sa unang pagkakataon ay nakita ko siyang ngumiti. Muntik akong matunaw. Pagkangiti niya at pagkasabing salamat ay umalis na ito. Yun ang hudyat na hinihintay ko. Ang ngiti niya, yun ang hudyat para simulan ko na ang aking pakay. Ang ligawan siya, Papadudot. Good afternoon, Ma'am Caroline. Naka-out ka na ba? Bakit, ma'am? Saan po tayo pupunta? Anong saan pupunta? Bakit niyo po tinanong kung nakapag-out na ako? Tinatanong ko lang. Baka mamaya ikaw na naman na mag-serve kahit nakapag-out ka na sa trabaho mo. Naka-duty pa po ako. Okay. Tara na po. Akala ko naka-duty ka pa. Opo. Bakit nagyayaya ka? Ihahatid ko lang po kayo dun sa table niyo. Kaya ko naman. Mukha ba akong mahina? Hindi naman po. Oh, kaya ko na magpunta dun mag-isa. Sige po. Bakit sumasabay ka pa? Dun din naman po ang punta ko eh. Kahit na huwag ka nang sumabay. Ano to? Flores de Mayo? Nakakatawa yun, ma'am. Pero seryoso ko. Huwag mo kong sabayan.
Ma'am! Oh, tatawagan na lang kita pag may order na ako. Teka sandali, ayoko magpalibre ha? No problem, ma'am. Huwag mo munang kunin ang order ko, mamaya na. Gusto ko muna mag-isip. Sige, ma'am. Oh, bakit nandito ka pa? Wala naman po akong pupuntahan eh. Ibig kong sabihin, okay na ako. Tatawagin na lang kita. Oh, huwag mo na naman akong simulan ng joke mo tungkol sa cellphone, please. Hindi nakakatawa yon. Isip po ako ng bago. Bago? Bagong joke, ma'am. Nako, wag na. Corny ba ako? Ayoko sagutin. Masasaktan ka. Handa ako. Wow, ang dramatic ng pagkakasagot mo, ah. Ganun naman po palagi. Huy, seryoso ka ba? Aalis na po ako. Sandali! Rich, sandali! Bakit, ma'am? Sorry, biro lang. Bakit kayo nagsusorry? Magpapalit lang naman ako ng damit. Ha? Ibig mo sabihin hindi ka nasaktan sa sinabi ko? Wala ka naman sinabing masakit. Akala ko sensitive ka eh. Teka, bakit ka magpapalit ng damit? Off-duty na po ako. Paibay ba schedule mo? Minsan lang naman. Wait lang. Nakapagbihis ka na? Bilis, di ba? Paano mo ginawa yun? Nasa loob na tong damit ko. Hinubad ko lang yung uniform. Iba ka. Eto, masarap tong cake na to. Nako, sinabi ko na sa'yong ayokong magpalibre eh. Hindi naman kita nililibre. Hinahatian lang kita. Nakain ko na yung kalahati niyan. Ay, nako, ipasalubong mo na lang sa inyo. Kanino? Mag-isa lang naman ako. Bakit? Nasaan pamilya mo? Ulila na ako. Dalawa lang kaming magkapatid. Nasa ibang bansa na siya. Pareho pala tayo. Ulila na din ako. Saka solong anak. Mag-isa ka lang din? Oo. Ma'am Caroline, may tatanong sana ako. Ano yon? Pwede ba akong manligaw sa'yo? Ha? Alis na ako. May kakausapin pala akong importante. Ma'am! Sige, alis na ako. Papa Dudot, napakabilis ng pangyayari. Parang nag-fast forward ang mundo ko ng oras na yon. Pagkatanong ko kay Caroline ay bigla siyang umalis. Ako naman ay parang napako sandali sa inuupuan ko bago ko siya nahabol. Pagkalabas ko ay wala na siya. May nakita akong taxi na paalis. Pinilit kong habulin pero mabilis ang andar. Sobrang lungkot ko noon, Papa Dudot, at hindi yon ang inaasahan ko. Nakakagulat ang reaksyon ni Caroline. Gulong-gulo ako sa reaksyon ni Caroline. Buong magdamag akong nag-isip. Umalis siya nang hindi sinasagot ang tanong ko. Pwede niya naman agad sabihin kung oo o hindi, pero hindi siya sumagot. Dahil sa nangyari, mas nagpursige akong ituloy ang bala ko. Kasi hindi niya ako binasted. Ibig sabihin, may nararamdaman din siya sa akin. Mali lang siguro ang naging diskarte ko. Kaya nabigla siya at ganun na nga ang naging reaksyon. Nangako ako sa sarili ko. Naayusin ko at pag-iingatan na ang susunod na hakbang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudot, isa po sa mga nagpalakas lalo ng loob ko ay nung mag-walk out si Caroline. Dapat kung galit siya, kung ayaw na niya akong makita, dapat ay hindi na siya bumalik pa sa restaurant. Pero bumalik siya. Kahit nadagdagan ang kumpiyansa ko sa sarili ay hindi ko naman nauulitin ang biglain siya, Papa Dudut. Nagpakabait ako at naging maingat, pero si Caroline ay balik sa ugali niya nung una. Itinataboy na naman niya ako, pero hindi ako susuko. Doon pa ba matapos akong bigyan ng malaking pag-asa ni Caroline mismo? Ganon pa rin ang naging siste. Palagi pa rin nandoon si Caroline. Palagi pa din niya akong pinagtatabuyan pero hindi naman inaaway. Balik umpisa kaya mas maingat na ako. Pero may nalaman ako sa totoong katauhan ni Caroline, Papa Dudut. Yung ilusyon ko na pakiramdam ko ay mahal din niya ako. Pero ayaw niya lang ipahalata ay hindi pala tama. Kasi nalaman ko na may kaya pala sa buhay si Caroline. May sariling negosyo, malaki ang bahay, yun siguro ang nagpipigil sa kanya kaya hindi man niya ako itinataboy ng todo ay hindi yata siya magkakagusto sa akin ng totoo dahil nga sa agwat ng kabuhayan namin.
Good afternoon, ma'am. Aba, bakit ang baba ng energy? Malinis na po ang table nyo. Consistent, ha? Sige na, papunta na ako doon. Rich! Yes, ma'am. Bakit hindi ka yata sumunod agad? Para mabigyan kayo ng space. Wawa? Dati po, gusto niyong mapag-isa kaya hindi na ako lumapit agad. Ikaw na mismo ang nagsabi na dati pa yon. Iba na ngayon. Same order po ba, ma'am? Ang formal mo naman ngayon. Ganun pa rin naman po ako. Eh bakit hindi ka na makulit? Baka naguguluhan kayo sa akin kaya hindi ko na kayo kukulitin. Ano bang nakain mo? Wala po, ma'am. Wala? Hindi ka pa kumakain? Naku, maupo ka, kumain ka. Ako naman ang manlilibre ngayon. Busog pa ako, ma'am. Bakit nung nilibre mo ako, bigla ka nalang nagdala ng pagkain? Busog pa din naman ako noon, ah. Kaya kumain ka din. Upo ka dyan. Naka-duty po ako, ma'am. Anong oras na? O hindi ba sa ganitong oras ka nag-a-out? Nagpa-extend po ako. Nang buhok? Okay, so hindi nakakatawa. Sorry naman. Gusto niyo ba na iba ang mag-serve sa inyo? Anong iba? Di ba pwesto mo to? Pwede naman po ako makipagpalit. Alam mo, niloloko mo na ako. Sabi mo dati hindi pwede yon. Dati po yun. So may bagong batas na pwede na. Bakit naging pwede? Birthday ba ng presidente nyo? Hindi naman po sa ganun. Grabe, wala ba akong ganang kausap? Hindi naman po. Tama ba tong napasukan ko? Bakit iba ka? Nabdak ba ako ng alien? Kukuha na po ba ako ng order o mamaya na po? Alam mo, aalis na lang ako. Wag, Ma'am Caroline. Pwes umayos ka. Bakit ka ba nagkakaganyan? Yung totoo, pag nagsinungaling ka, aalis ako dito. Paano niyo po malalaman kung nagsisinungaling po ako o hindi? Malalaman ko. Ano, bakit ka ganyan? Alam ko na ang dahilan kung bakit ayaw mo sa inaalok kong pagmamahal. Ano? Anong sinasabi mo? Alam ko na. Mayaman ka kasi kumpara sa akin. Eto lang. Ano? Nalaman ko kung saan ka nakatira at nakita ko ang buhay mo. Walang kinalaman ang kabuhayan ko sa pakikitungo ko sa'yo. Ma'am Caroline, totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Sana maramdaman mo yun. Wala naman akong sinasabing hindi ka totoo. Hindi ko alam noon na mayaman ka pala. Wala akong idea. Kaya kung iniisip mo na maghahabol ako sa kayamanan mo, hindi ko iniisip yun noon. At lalo pa ngayon. Hindi ko iniisip yan. Nangangako ako sa Diyos, mahal kita. Dahil mahal kita at hindi sa ano pa man. Huwag mo naman isipin yan. Dahil hindi ko yan iniisip sa'yo kahit kailan. Kung papayag ka sa pagmamahal ko, pipirma ako sa prenuptial agreement. Maniwala ka lang. Hindi ko iniisip yan. Sorry. Sorry, Ma'am Caroline. Bakit mo ako pinag-iisipan ng ganyan? Pasensya ka na. Natural lang naman na maisip ko yun. Kasi magkalayo ang kabuhayan natin. Kung iniisip mo yan sa sarili mo, ikaw ang bahala. Pero wag mo uling iisipin sa akin yan. Hindi ako ganyang klase ng tao. Patawarin mo ako. Kung meron man akong dahilan sa pag-iwas, hindi yung iniisip mo. Pero anong dahilan mo? Hindi ko pwedeng sabihin. Bakit? Para hindi na ako mahirapan? Eh ang hirap ko. Naiisip mo ba? Patawarin mo ako. Aalis na ako. Huwag mo na akong sundan, please. Pakiusap lang. Paalam. Gulong-gulong ang isip ko, Papa Dudut. Nagigilty ako sa mga nasabi ko. Seryoso si Caroline sa mga sinabi niya kaya lumalabas na pinaratangan ko siya. Inisip ko na gaya siya ng iba na tumitingin sa kabuhayan ng iba. Papa Dudut, bakit ganon? Bakit hindi pa niya ako dinerecho noon? Hindi niya naman ako sinabihang lumayo, kaya ako naman, dahil sa tunay at laki ng pagmamahal ko, ay mas lalo akong nagpursige. Noong nalaman ko na magkalayo ang kabuhayan namin, hindi ko naman talaga naisip lumayo. Mas naisip ko nga po na pumirma ng prenup agreement. Wala po akong pakialam sa kayamanan niya dahil siya po mismo ang importante sa akin. Sobrang mahal ko po siya kaya kakayanin kong ipagpalit ang kahit na anong karangyaan basta magkasama lamang kami.
Kaso ang dami nagiging balakid na hindi ko naman maintindihan kung ano. Kasi ayaw namang sabihin ni Caroline. Ayaw niya namang diretsuhin sa akin. Kasi kaya ko naman pong mag-adjust. Kaya ko pong lumugar. Sinabi niya na huwag na muna siyang guluhin at ginawa ko po yun. Kasi mahal ko siya. Pero umaasa pa rin ako kasi wala naman siyang sinasabi na huwag na siyang guguluhin kahit na kailan. Inaantay ko lang po na makapag-isip si Caroline. Saka na po ulit ako lalapit para humingi ng tawad sa mga maling nasabi ko at naisip ko sa kanya. Pero ang hindi ko po alam noon ay nahuhulog na din pala ang loob ni Caroline sa akin. Noon pa kaso may humahadlang na malaking dahilan, Papa Dudut. May ayaw ipaalam si Caroline sa akin. Rich? Ma'am Caroline? Bakit nandito ka ng ganitong oras? Nagpalipat muna ako. Doon ka ba sa dati mong pwesto? Oo. Tara na. Salamat. Trabaho ko yan. Ang lamig naman ng sagot mo. Ayokong makulitan ka sa akin. Namiss ko naman yung kakulitan mo. Baka mainis ka na naman. Hindi naman ako naiinis. Inaarte ko lang yung inis ko. Oh, ayan na, inamin ko na. Sorry sa mga nasabi ko, ha. Kalimutan mo na yon. Naka-move on na ako doon. Kamusta ka? Ayos naman ako. Mabuti naman. Bakit ka nagpalipat ang oras? Para sundin ang hiling mo. Na? Na huwag muna kitang guluhin. Alam kong tuwing hapon ka nagpupunta dito kaya nakipagpalit muna ako ng pang-umaga para hindi mo ako makita. Iniiwasan mo talaga ako? Dahil yun ang gusto mo. Hindi ka man lang kumontra? Dahil mahal kita. Ayan, nasabi ko na. Dahil mahal na mahal kita, kaya lahat ng gusto mo gagawin ko. Alam ko na ang pangit ng timing ko. Pero nandito na tayo pareho eh. Kaya itatanong ko na lang ulit. Huwag muna. Bakit? Basta. Caroline, mahal kita. Pero kung sasabihin mo na hindi mo ako mahal, maiintindihan ko. Hindi ko ipipilit ang sarili ko kung ayaw mo. Gusto ko lang marinig sa'yo. Saka na. Bakit mo tinatakbuhan ang tanong ko? Ano, hihingi ka na naman ng space? Tapos aalis ka at iiwan ako na nag-iisip kung bakit? Kung ano bang mali ang nagagawa ko? Pinipilit kong gawin ang lahat ng gusto mo. Kahit masakit sa akin, ginagawa ko. Mapagbigyan lang kita. Yun na lang ang ibigay mo sa akin. Yung sagot kung may aasahan ba ako o wala. Caroline, sorry. Hindi ako galit. Gusto ko lang marinig ang totoo. Kahit wala kang pagmamahal sa akin. Sabi ko nga, maiintindihan ko. Hindi ako magagalit sa'yo. Ganun kita kamahal. Rich, patawarin mo din ako kung bakit ganito ako sa'yo. Hindi kita pinahihirapan. Pero ano ba ang pagtingin mo sa akin? Mahal din kita. Mahal na mahal kung alam mo lang. Napakabuti mong tao. Nakita ko na yun nung una pa lang kitang makilala. Pero hindi pwede. Bakit? Pwede bang yun na lang muna ang isagot ko? Bigyan mo lang ako ng ikatatahimik ng utak ko. Bigay mo na sa akin ang sagot. Yun lang naman ang gusto ko. Kasi mahal mo ako pero hindi pwede. Bakit? Walang kinalaman ng kabuhayan ko dito. Hindi yun ang dahilan ko. Kahit mawala ang kabuhayan ko, wala akong pakialam. Kaya hindi mahalaga sa akin yun para piliin ko kaysa sa'yo. So bakit? Mahirap bang sagutin yun? Dahil ayokong masaktan ka. Mas nasasaktan ako kasi nakabitin ako sa isang bagay na walang closure. Rich. Anong dahilan? Rich, may taning na ang buhay ko. Ano? May ilang buwan na lang ako para mabuhay. May sakit ako. Huwag ka namang ganyan. Hindi ako nagdadahilan. Sana nga lang hindi totoo kasi ayoko pag mawala. Mahal kita, Rich. Diyos ko, Caroline. Papa Dudut, napakasakit ng narinig ko. Pinilit ko ng husto si Caroline na sabihin sa akin ang dahilan pero noong madinig ko na ay pilit kong binubura sa isipan ko. Iniisip ko na baka nananaginip lamang ako na biro lang ang lahat.
Pero totoo, kahit sampalin ko ang sarili ko, ay magigising lamang ako sa parehong panaginip. May taning na ang buhay ni Caroline. Yun ang dahilan. Kaya kahit mahal niya ako ay ayaw niyang maging kami, Papa Dudut. Dahil ayaw mag-commit ni Caroline sa isang bagay na iiwan niya rin. Ayaw niyang bigyan ako ng pag-asa na agawin niya rin pagdating ng panahon. Papa Dudut, hindi pa nagiging kami ni Caroline, pero higit pa doon ang nararamdaman ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Bakit kailangang dumating sa akin yon para lang mawala? Tanging dasal na lamang ang pinanghahawakan ni Caroline para mapigilan ang kapalaran niya. Kaya naman sinabayan ko siya sa pagdarasal. Kasi baka naman may magawa pa. Baka naman maiayos pa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pero kahit nalaman ko yon, ay hindi ako sumuko at lalong hindi ko sinukuan si Caroline, Papa Dudut. Pinalalayo ako ni Caroline para daw hindi masakit para sa akin kapag dumating ang oras na yon. Pero ipinakiusap ko sa kanya na hayaan niya ako. Damdamin ko yon na kahit ako ay hindi ko hahadlangan. Papa Dudut, humahagulhol na naman si Caroline at muli ako natakot na baka may nasabi akong hindi maganda. Ayokong pasamain ang loob ni Caroline, ayokong may stress siya kasi yon ang nagpapalala ng sakit niya, ang labis na stress. Humingi na naman ako ng tawad at sinabing kalimutan na ang hindi magandang nasabi ko. Pero nagulat ako nang sabihin niya na naiyak lang daw siya dahil sa mas napatunayan ko daw kung gaano ko siya kamahal. Wala namang nagbago, Papa Dudut, hindi nagbago o nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Niyakap niya ako at pinasalamatan. Kinausap niya ako na i-let go na raw ang pag-asa at tanggapin na lamang ang lahat. Hindi ako pumayag. Hanggang nandito tayo sa mundo ay laging may pag-asa basta walang susuko. Hindi ako sumuko kaya sinabihan ko rin siya na lumaban. Ano man ang mangyari ay pangahawakan namin at huwag paliliparin ang pag-asa. Pero iba ang nasa isipan ni Caroline. Ayaw niya talaga akong paasahin. Kaya lalayo siya, hindi gaya ng dati na panandalian lamang pero noong huling paglayo niya ay sobrang tagal na hindi ko siya nakita sa restaurant. Kaya napilitan akong puntahan siya sa bahay. Pagdating sa bahay ay naghintay ako sa labas. Natagalan bago niya ako nilabas at nang lumabas siya ay sa garden lang kami nag-usap. Good evening, Caroline. Bakit ka nagpunta dito? Ha? Wala akong ibig sabihin, ha? Nagtatanong lang ako kung bakit ka napadalaw. Caroline naman, ang tagal mong hindi nagpupunta sa restaurant, kaya nag-alala ako. Nako, parang gumaganda na nga ang pakiramdam ko. Salamat naman. Anong sabi ng doktor? Pahinga lang daw at baka gumanda na ng tuluyan ang pakiramdam ko. Pasensya ka na at nagulo ko ang pahinga mo. Nag-alala lang talaga ako. Huwag kang ngang mag-alala sa akin. Mas humihina ako pag may nag-aalala eh. Isipin mo, okay ako para positive. Palagi kong pinagdadasal yun. Salamat. Napakabuti mo talagang kaibigan. Hanggang kaibigan na lang ba? Rich. Ayokong pressurein ka. Nagtatanong lang naman ako. Okay naman tayo bilang magkaibigan. Ganun na lang muna. Sige, ayos na ako sa ganun na lang muna. Kumusta ang restaurant? Ayos naman, ganun pa rin. Iniintay ka na nga nung paborito mong pwesto eh. Oo, dadalaw uli ako doon. Marami lang inaasikaso. Saan? Ano bang sabi sa ospital? Hindi sa ospital, dito sa bahay. Saka sa negosyo. Baka naman mapagod ka. Sanay naman ako. Nakakapagod pero satisfying naman kasi masaya ako sa ginagawa ko. Sabihin mo kung may maitutulong ako ha. Libre lang, basta kaya ko. Alam mo, buti sinabi mo. May ipapagawa ko sa'yo minsan. Sasabihan kita kung kailan. Sige, willing akong tumulong. Siyempre, may sweldo. Kahit wala. Ano ka ba? Negosyo ang pinag-uusapan. Dapat bayad lahat ang pagod ng mga tao. Kaya huwag kang tumanggi sa sweldo. Bahala ka na nga. Basta sasabihan kita. Madali lang naman matutunan ang pagpapatakbo ng business. Sige, sabihan mo lang ako. Tutulong ako. Ah! Ano nangyari? Okay ka lang?
Napagod yata ako. May mga pinaayos kasi ko kanina sa bahay eh. Kaya hindi kita mapapasok kasi magulo sa loob. Okay ka lang? Oo naman. Sigurado ka ha? Aalis na ako para makapagpahinga ka. Huy, hindi naman kita pinaaalis. Para lang makapagpahinga ka. Mamaya na ako magpapahinga. Kwento ka pa. Tungkol saan? Sa'yo. Kung kamusta ka na ngayon? Maayos naman ako. Lagi kitang iniisip. Oh, ano na naman yan? Kaya pala madalas akong nasasamid kasi iniisip mo ako. Caroline, anong sabi ng doktor sa sakit mo? Tinawi na nila ang taning. Ha? Talaga? Oo, nagkamali lang daw ng fine. Nung inulit nila, maayos na pala ang sistema ng dugo ko. Salamat sa Diyos. Napakagandang balita niyan. Ayoko na nga muna sanang sabihin kasi gusto ko sorpresa. Kaso tinanong mo na eh. Sorpresa o biglaan, wala sa akin yun. Basta ang gusto ko, bumuti ka. Napakasayang balita. Pero syempre, kailangan ko pa ng pahinga. Kaya hindi pa ako pwedeng maggala. Naiintindihan ko. Nag-alala lang naman ako, kaya kita pinuntahan. Okay lang, naiintindihan ko din. Pero konting araw na lang at babalik na ako sa restaurant. Oo, hinihintay ka rin nila Ate Mina, ni Kuya Remy, si Andrea, saka si Kaloy. Talaga? Ikamusta mo na lang ako sa kanila, ha? Oo, sasabihin ko rin sa kanila yung magandang balita. Alam ba nila? Oo eh, nung araw na umiyak ka sa restaurant, nagtanong sila kung bakit. Hindi ako nakapagsinungaling. Ayos lang, naintindihan ko. Sabihin mo, wag na silang mag-alala. Oo, matutuwa talaga ang mga yun. Ako na lang ang pupunta sa restaurant, ha? Basta isang araw, gugulatin ko kayo. Basta okay ka na. Maghihintay lang ako sa'yo doon. Oo. Salamat. Alis na ako para makapagpahinga ka. Sige, salamat sa pagdalaw. Ako naman ang babawi at dadalaw sa inyo. Ingat ka. Papa Dudot, malungkot man ako na kailangan ko nang umalis. Dahil magpapahinga pa si Caroline ay masaya pa rin ako dahil sa magandang balita ng paggaling niya. At isa pa ay babalik uli si Caroline sa dati na palaging nasa restaurant. Hinintay ko ang sinabing pagbabalik ni Caroline pero ilang araw na ang nakalipas ay hindi pa din siya nagpupunta. Kahit na sinabihan ako ni Caroline na hintayin ko na lamang siya ay hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko na puntahan ulit siya sa bahay niya. Sa gate pa lang ay parang ang tagal nang naghihintay sa akin ng isang sulat galing kay Caroline na inabot ng isa sa mga kasama niya sa bahay. Binasa ko yun at nakasulat doon na umalis na raw siya at nagpunta sa malayo para doon magpahinga. Papa Dudot, dahil sa mahal ko si Caroline ay hindi ako nagpapigil sa mga sumunod na ginawa ko. Tumakbo ko papasok ng bahay kaya hinabol ako ng ilang mga kasama ni Caroline pero nakapasok pa rin ako. Nagulat ako sa nakita ko, Papa Dudot. Sa mismong sala ng bahay ni Caroline ay nakaset up ang isang kama at para kang nasa loob ng isang ospital. Hindi ako nakapagsalita sa mga nakita ko. Wala na ding nagawa si Caroline kaya pinalabas niya na muna ang mga humabol sa akin. Kasama ang dalawang nurse na nagbabantay sa kanya. Hinang-hina na siya, Papa Dudot. Hindi ko makuhang magalit sa pagsisinungaling ni Caroline, umiyak na lamang ako at nakiusap na magpakasal na kami. Ayaw ni Caroline dahil mas mahihirapan lamang daw ako kapag nagpakasal kami at nawala siya. Pero nagmakaawa ako. Gusto kong makasal kami anuman ang mangyari dahil mahal na mahal ko siya. Naawa na rin sa akin si Caroline kaya pumayag siya. Plinano namin ang kasal doon na rin mismo kung nasaan siya. Dahil pareho na kaming ulila at wala nang kamag-anak dito sa Maynila ay kasama namin sa kasal mga kasama niya sa bahay at ang mga nurse at ang mga kasamahan ko sa restaurant. Papa Dudot, bago tinawag ang lahat ng bisita pati ang pari para magsimula ang seremonya ay nilabas ko ang isang papel na ipinagawa ko sa isang abogado. Kaya mo bang umupo? Oo. Oh, dahan-dahan. Salamat. May kailangan ka ba bago ko sila tawagin? Wala naman. Gusto mo ba munang uminom ng tubig? Hindi na. Ayos na ako. Sigurado ka? Oo. Salamat, Rich. Salamat din sa'yo. Saan? Sa pagmamahal mo.
Pasensya ka na sa mga nangyari. Mahal kita noon pa. Pero kailangan kong itago dahil nga sa kalagayan ko. Naiintindihan ko. Pero sana noon mo pa sinabi sa akin yan. Natatakot ako eh. Saan? Sa magiging reaksyon mo. Baka kung lalayuan mo ko, mas hindi ko kayanin. Kaya araw-araw akong nasa restaurant kasi sumasaya ako kapag nakikita kita, kapag nakakausap kita. Ikaw ang nagpapahaba ng buhay ko. Hahaba ang buhay mo kasi hindi kita iiwan. Salamat. Sa lahat. Salamat sa pagtanggap. Ikaw ang tumanggap sa akin. Ano ba yan? Bakit? Tama na nga, mamaya maiyak ka. Masira ang makeup mo. Waterproof daw to. Oh, yan na nga bang sinasabi ko eh. Nasamid lang ako. Ako, ayoko umiyak. Wala ka naman makeup pa. Wala nga, kaso ang pangit ko umiyak. Nakita mo naman. Ikaw talaga. Ayan, huwag na nga tayong tumawa. Ayaw mo din umiyak tayo? Basta masaya tayo. Nag-uumapaw ang saya ko. Ako rin. Sigurado ka na ba sa gagawin natin? Ano ba namang tanong yan? Binibiro lang kita. Ayoko ng usapan na yan. Sige na nga. Nagustuhan mo ba ang damit ko? Oo naman. Pero dapat may belo para iaangat ko pag halik ko sa'yo. Wala eh. Nung pinatahi ko to, wala talagang belo. Okay lang naman. Mas importante ka naman kaysa sa belo. Matagal ko nang pinatahi ito eh. Aha! Noon mo pa pinlano na magpakasal tayo, no? Sige na nga. Pero eto na. Magpapakasal na tayo. Waiting na nga ang mga bisita at si Father sa garden eh. Tawagin na natin sila? Mamaya na. Baka naiinip na sila. May gusto muna akong ipakita sa'yo. Ano yan? Ako na ang nag-ayos. Alam ko, hindi mo maaasikaso eh. Ano to? Prenuptial agreement? Oo. Bakit? Yan ang pangako ko sa'yo. Hindi na kailangan to. Pero… Ano ka ba? Kahit hindi na kailangan, pirmahan mo na rin. Hindi! Bakit mo pinunit? Wala na akong kopya niyan. Hindi na kailangan yan. Pero usapan natin yan at pinangako ko yan. Ikaw lang ang nagsabi. Hindi ko naman hiningi. Mahal mo ko at sapat na yun para sa akin. Hindi ko na kailangan ng kasunduan. Pero… Rich naman. O sige, huwag ka nang magalit. Tawagin mo na sila, Father. Sige. Isabay mo na yung mga punit na papel. May basurahan sa labas. Sige, sandali lang ha. Natuloy ang kasal namin, Papa Dudut. Alam kong iba ang nararamdaman ko dahil sa sitwasyon. Pero pilit kong binura yon sa isipan ko. Napakaligaya ko nung araw na yon. Ganon din si Caroline. Kahit kami-kami lang, kasama ng mga kaibigan ay masaya kami. Pinunit ni Caroline ang pinagawa kong prenuptial agreement. Gusto ko lang din naman kasing sundin ang pinangako ko nung nakiusap ako sa kanya na magpakasal na kami. Ayoko mag-isip ang ibang tao na sinasamantala ko si Caroline. Pero noong punitin niya ang papel ay ipinangako ni Caroline na hindi na namin pag-uusapan ang tungkol sa bagay na yon. Nagsama kami ni Caroline at nagpaalam muna ako sa restaurant na magbabantay kay Caroline. Pinayagan naman ako at sinabing may babalikan daw ako kung gusto kong magtrabaho ulit doon. Nagsama kami ni Caroline ng halos 3 buwan. Papa Dudut, na wala na din si Caroline matapos ang maikling pagsasama namin. Pero kahit maikli ay nilubos namin yon at walang sinayang na oras. Sa bawat sandali habang nararamdaman namin na palapit na ng palapit ang bangungot na ayaw naming mangyari ay lalong lumalim ang pagmamahala namin. Cremation po ang gusto ni Caroline kaya yun po ang ginawa namin. Matapos po ang cremation ay nagulat ako nang lapitan ako ng abogado ni Caroline. Binasa niya sa akin ang last will ni Caroline. Sa akin niya iniwan ang lahat ng mga ari-arian niya. Ang bahay, pati ang negosyo, pero sinabi rin doon na kung gusto kong isara ang negosyo ay gawin ko lang daw.
Inabot sa akin ang isang sulat na iniwan ni Caroline. Doon nakasaad ang lahat ng nilalaman ng puso niya. Papadudot, hindi ko alam kung paano pipigilan ang sarili ko dahil parang sumabog lahat ng kinikimkim kong sakit sa dibdib. Itinago ko yon dahil ayokong makita ko ni Caroline na umiiyak. Sobra ang pasasalamat sa akin ni Caroline, pero hindi niya alam ay mas nagpapasalamat ako sa kanya. Kahit nasa sandaling pagsasama namin ay naramdaman ko ang mahalin ng sobra. Papadudot, okay na ako ngayon. Dito na ako nakatira sa bahay ni Caroline at hindi ko pinapaalis ang mga kasama niya rito. Itinuloy ko rin ang negosyo kahit na wala akong alam ay inaral ko talaga para umikot ang pera dahil aktibo ako ngayon sa pagtulong sa mga may sakit na kagaya ni Caroline. Salamat po Papa Dudot sa pagbibigay ng oras sa aking kwento na maitampok sa Barangay Love Stories. Isa pong karangalan ang mabigyan ng ganitong pagkakataon. Mula sa number 1 radio station, mabuhay po ang Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rich. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.